Hello everyone, this is Sir Marvin Bartido. So for our 12th lesson here in Geotechnical Engineering 1, we're going to discuss the classification of soil according to AASHTO. So for this video lecture, we are going to discuss the AASHTO classification system and solve sample problems. So let's start. Previously, we discussed the first category in classifying soil, and that is the textural classification of soil using USDA. So now, we're going to discuss the second category, and that is the classification of soil based on engineering behavior of the soil. Okay, so class in USDA or in the textural classification of soil, so yung ginagamit lang natin dun class ay particle size distribution, tama, ng soil. So, class hindi doon kinonsider yung plasticity ng soil, wherein yung plasticity class ng soil, so that is an important property ng soil, para ma-interpret yung characteristics ng soil properly. And because of that nga, na hindi naman yun tinake into account sa may textural classification class, So, yung classification na yun class is not totally indicative of many important soil properties. So, they are inadequate or hindi sapat, na classification ng soil for most engineering purposes. So, currently class, two more elaborate classification systems are commonly used by soil engineers. So, class, both systems take into consideration the particle size distribution and Atterberg limits. Wherein sa Atterberg limits class, saklaw din nun class or sakop din nun yung plasticity ng soil. So, class, yung dalawang soil classification system class na gagamitin natin dito sa category na to is yung AASHTO. So, yung AASHTO class, yan ay American Association of State, Highway, and Transportation Officials. And then, yung second one class is yung USCS. So, yung USCS class ay Unified Soil Classification System. So, itong dalawa na to class, AASHTO at saka USCS, i-discuss natin ito. But in this video class, ang i-discuss lang muna natin is yung AASHTO. Okay, so let's start our discussion about AASHTO classification system. Okay, so let's discuss the AASHTO classification system. So, the AASHTO system of soil classification was developed in 1929 as the Public Road Administration classification system. So, it has undergone several revisions with the present version proposed by the Committee on Classification of Materials for Subgrades and Granular Type Roads of the Highway Research Board in 1945. Okay, so class, ang AASHTO, nag-originate ito sa US, sa Amerika. So, ito class ay ginagamit worldwide, So, dito sa Pilipinas, So, ginagamit natin itong AASHTO, itong classification system na ito, and even class sa iba pang mga bansa, So, ina-adapt itong soil classification system na ito. The AASHTO classification in present use is given in Table 5.1. And so class, presently, ito yung ginagamit natin na table, in classifying the soil using AASHTO, So class, itong classification ng soil na ito, ginagamit natin siya class for highway subgrade material. So yung mga subgrade materials na ginagamit natin para dun sa mga roads, sa mga pavements, ganyan, So, ito yung ginagamit natin na soil classification. So, according to this system, soil is classified into 7 major groups. Okay, so yan ay from A1 to A7. So, meron tayo class A1, A2, ito yun, tas A3, A4, A5, A6, and then we have here A7. So, we have here some groups na merong mga subgroups like yung A1, meron siyang subgroup na A1A at saka A1B. Yung A2 din, meron tayong subgroups dito na A24, A25, A26, at saka A27. And then yung A7 din natin, meron tayong subgroup dito na A75 at saka A76. So, ito class 7 major groups na to, pwede natin ito mahati into 2 groups. So, yung the first group class is yung soils classified under groups A1, A2, and A3. So, this soil classifications class, they are for granular materials. So, yung granular materials, yan yung mga sandy, mga gravelly. So,
granular materials of which 35% or less of the particles pass through the number 200 sieve. So, class, kung yung soil sample natin, no, 35% or less, no, yung nag-pass through dun sa number 200 sieve, so dito yan babagsak sa granular material. So, either A1 yan, A2 or A3 yung magiging soil classification natin. Okay, so on the other hand, class, yung ikalawa nating group, okay, is para sa mga silt at saka clay material. So, soils of which more than 35% pass through the number 200 sieve are classified under groups A4, A5, A6, and A7. So, kapag class yung nag-pass through sa number 200 sieve natin, class, ay more than 35%. So, automatic, class, yan ay babagsak as silt and clay materials. No? So, these soils are mostly silt and clay type materials. Nga, no? Okay, so, class, ito yung gagamitin natin na table, ha, para dito sa AASHTO. Okay, so for AASHTO, no, so this is based on the following criteria. The first one is yung grain size natin, no. So, class, yung grain size natin from table 2.3, so ito ay AASHTO, no. So, ang gagamitin natin dito, class, is yung classification ng grain size under AASHTO. So, ito yon. Okay, so, class, makikita mo dito for gravel, okay, yung size ng gravel natin dito, class, ay from 76.2 to 2 mm, no? But in this case, class, yung 76.2, let's just say na 75 mm yan, no? Okay, so dito, class, sa gravel, no, yan yung mga soil particles na nag-pass through sa 75 mm na sieve and then nag-retain sa 2 mm. No, or yung sieve number na yon ay sieve number 10, no, yung para dun sa 2 mm. Okay, now for the sand naman, class, yung sand ay ito, from 2 mm to 0.075 mm. So, ibig sabihin, ito, class, yung nag-pass through sa 2 mm and then nag-retain sa 0.075 mm. And then lastly, for silt and clay, yan yung mga nag-pass through, class, sa 0.075 mm. Okay, so yung 0.075 mm, yun ay sieve number 200. Okay, so gagamitin natin yung mga yan, class, yung grain size na yan. Okay, so as you can see here in this table, class, kakailanganin natin, class, yung percentage ng soil na nag-pass through sa sieve number 10, sieve number 40, at saka sieve number 200. Kaya, importante, class, yung grain size, no? Yung first criteria na pinag-usapan natin. Okay, and then aside, class, dun sa may grain size, no, kakailanganin din natin, class, yung plasticity ng soil as criteria para maklasify yung soil. Okay, so yung mga Atterberg limits, like yung liquid limit, class, ito nakalagay sa table, kakailanganin natin yan. And also the plasticity index. So, kailangan nating makompute yan, yung plasticity index. Okay, para maklasify natin yung soil. And also, class, if cobbles and boulders, so yung cobbles and boulders, class, yan yung mga soil particles na yung size niya ay larger na than 75 mm. Kasi yan yung ano natin, di ba, upper limit for gravel, no, 75 mm, no. So kapag mas malaki na diyan, class, yung size, so yun ay cobbles and boulders na. So kung merong mga ganung soil particles, class, na present dun sa soil sample natin, no, they are excluded from the portion of the soil sample from which classification is made. However, the percentage of such material is recorded. Okay, so let's now talk about, class, yung content ng table natin and kung paano natin makaklasify yung soil using this table. So, to classify a soil according to table 5.1, one must apply the test data from left to right. So, class, yung process natin dito ng pag-classify, we should start from left, okay, to right. No, so, class, the first thing that we have to do, kailangan nating malaman, class, kung granular materials ba yung soil natin or silt clay materials. Okay, so meron tayo dito, class, criteria. Kapag, class, yung nag-pass through sa sieve number 200 natin ay 35% or less, okay, so automatic granular material siya. On the other hand, kapag, class, yung nag-pass through sa sieve number 200 ay more than 35%, automatic dito siya sa silt and clay materials or silt clay materials. Okay, so once na malaman natin kung granular or silt clay materials ba siya, let's say dito siya nag-fall sa granular materials, so, class, mag-i-start tayo from left to right.
So magi-start tayo class ng pag-alam doon sa classification ng soil from A1 to A2. So class, hanggat hindi siya nasa-satisfy yung mga criteria natin dito. So meron tayong mga criteria dito, class. Okay, so magi-start tayo dito. Okay, so kapag hindi ito class na na-satisfy, okay, so we are going to move pa right. Okay, we are going to move rightward. So kung hindi ito maklasify, mag-move tayo dito. So i-assess natin kung na-satisfy niya ba yung mga criteria natin. So kung hindi niya rin ma-satisfy dito, okay, so mag-move ulit tayo pa right. So dito tayo, so i-check mo yan, class, kung masasatisfy ba. So kung hindi pa rin masatisfy, mag-move ulit tayo pa kanan. So ganun yung magiging process natin, class. Hanggat hindi siya nasasatisfy, lahat ng mga criterias natin na nandito. Okay, so we are going to move from left to right. Okay, hanggang masatisfy. And once na masatisfy na siya, class, edi yun na yun. Yun na yung magiging classification natin ng soil natin. Let's say nasatisfy siya dito sa A24. No, so automatic, class, yung magiging classification ng soil natin ay A24. Okay, so from this table. Ngayon, class, halimbawa naman dito sa may baba, no, let's say yung material na or yung soil natin ay silt clay materials. No, so ganun din yan, class, ito yung mga criteria natin. Okay, and then mag-start tayo from the leftmost nitong table natin, which is dito. So once na masatisfy ito, class, edi yan na yung magiging classification A4. Pero kung hindi masatisfy, again, we are going to move rightwards. So kung ito ay hindi pa rin masatisfy, class, mag-move ka ulit rightwards. Ito yon, no? Hanggang sa masatisfy nga, no, lahat ng criteria natin. Okay, so pag-usapan natin, class, yung mga criteria natin dito. Okay, so class, makikita mo dito sa left side, ito, no, yung mga criteria natin. So kailangan natin initially malaman yung nag-pass through sa sieve number 10, sieve number 40, at saka sieve number 200. Okay, so kailangan, class, masatisfy ito. So let's say dito 50 max. So ibig sabihin, maximum na value dapat nung nag-pass through sa sieve number 10 ay 50. No, 50 or less. Ibig sabihin, kung 50 max yan, kailangan yung value ng sieve number 10 yung nag-pass through dyan, no, dapat ay 50 o kaya less than 50. Okay, and then yung sieve number 40, since ito ay 30 max, dapat, class, yan ay equal sa 30 o kaya less than 30. Tama, and then dito naman sa sieve number 200, so dapat, class, yung nag-pass through dyan sa sieve number 200 ay equal sa 15 o kaya less than 15. So dito kasi, class, di ba yung nag-pass through sa sieve number 200, 35 or less. Tama, 35 or less. So, dito, class, kung hindi ito masatisfy, edi mag-move tayo dito sa kanan. No, pero, class, halimbawa masatisfy pala ito, kung halimbawa na masatisfy ito, kailangan masatisfy niya din ito. No, itong nasa ibaba niya, na yung plasticity index dapat ay 6 na yung maximum. So, dapat equal sa 6 o kaya less than sa 6 yung plasticity index ng soil natin. Ngayon, kung hindi masatisfy yan, class, so again, mag-move tayo dito sa kanan. So, dapat, class, yung sieve number 40 ay 50 yung maximum. And then, yung sieve number 200, yung nag-pass through dapat dyan, ay 25 yung maximum. So, kapag nasatisfy yan, automatic A1B na yung soil classification natin. Kung hindi masatisfy, again, mag-move tayo, class, dito sa kanan. Okay, so hanggang masatisfy, ha? Okay, so hanggat hindi nasasatisfy, mag-move tayo pa kanan. Okay, so dito, class, no, yung meron tayo, class, ditong characteristics of fraction passing number 40. Okay, so yung mga characteristics na kailangan natin para dun sa percentage ng soil na nag-pass through sa sieve number 40 is yung liquid limit at saka yung plasticity index. So kung maaalala mo, class, di ba, nung kumukuha tayo ng mga liquid limit, ganyan, yung mga Atterberg limit. Di ba yung ginagamit nating soil sample doon, class, is yung nag-pass through sa sieve number 40. Or yung mga less than sa 0.425 millimeter, no, yung size ng particle, soil particles natin. No? So, yun yung kinukuhanan natin ng liquid limit at plasticity index, ha? Yung nag-pass through sa sieve number 40. Ayan. So, ganun din dito, class, meron nakalagay na usual types of significant constituent material. So kapag nasa A1 yan, yan yung mga usual type of constituent material, stone fragments, gravel, and sand. Kapag naman nasa A3, no, fine sand yan.
No? And then yung plasticity index ka pala kapag NP kla, kapag A3 ay NP, no? So ibig sabihin no plasticity. So therefore no plasticity index. Okay, and also dito yung usual types of significant constituent materials kapag A2 yan ay silty or clay, gravel and sand. No, and then yung rating natin class, no, para sa dito sa granular materials, no, so, sa A1, A2 at A3. So yung general subgrade rating natin class mula kaliwa pa kanan ay excellent to good. So ibig sabihin yung excellent class is yung mga nandito sa A1. No, and then yung mga good nandito sa A2, no. Mga basta ano siya, yung ano natin dito, yung rating natin dito from left to right. Okay, from excellent to good 'yan. No, yung ano natin, yung rating natin. Dito naman class sa may baba para sa sealed clay materials, no. So, class ang kailangan din natin dito sieve number 10, 40 and 200, yung mga nag-pass through sa mga sieve numbers na 'yan, no. So, kailangan natin 'yan. And then okay. So dito class actually pala yung, kasi dito no wala namang mga nakalagay. No, so hindi natin kailangan 'to, yung sieve number 10, 40, 200. So yung sa sieve number 200 lang kailangan natin. No, pero sieve number 10 at 40 hindi na kasi ala naman blanco naman siya, no. So ang kailangan natin dito is yung sieve number 200. No, ito oh, may mga ano tayo dito, may mga values for sieve number 200 na dapat niyang masatisfy. Okay, and also yung characteristics ng fraction passing number 40, kailangan natin yung liquid limit, plasticity index, no, and then yung usual types of significant constituent materials natin dito class ay silty soil for A4 at saka A5, thus A6 at saka A7, mga clay na yan. Okay, so yung general subgrade rating natin dito class from left to right ay from fair to poor. So ibig sabihin pala class, yung mga silty at saka mga clay na mga soil natin, no, hindi sila kumbaga good na gamitin as highway subgrade materials, no? So they are from fair to poor yung rating nila. And also class, take note here ha, na meron tayong mga ano dito, note dito na for A75 at saka A76, no, so kailangan class ay masatisfy ito. So para malaman natin kung A75 ba or A76, no, so para sa A75 dapat class yung PI or plasticity index ay less than or equal sa LL minus 30. Yung A76 naman dapat yung PI niya ay greater than sa LL minus 30. No? Okay. So, from here class, sabi dito, by the process of elimination, the first group from the left into which the test data fit is the correct classification. Figure 5.2 shows a plot of the range of the liquid limit and the plasticity index for soils that fall into groups A2, A4, A5, A6, and A7. So, ito class, plot ito, no, nung mga range, no, nung liquid limit tsaka plasticity index. Let's say for A24, ito 'yon. No, so for A24 class, yung liquid limit dito, 'di ba, hanggang 40. 40 yung maximum. So dito class A24 hanggang 40 lang din yung liquid limit niya. And then yung ito, yung plasticity index niya hanggang 10. No, so dito yung plasticity index ito. Andito yung plasticity index ha, sa y-axis, x-axis liquid limit. So 40 yung maximum na liquid limit niya, and then yung maximum na plasticity index niya ay 10. No, so nandito class yung ano, A24. Pati yung A4 actually same sila. A4 ito. 40 yung max, 10 yung max. Ngayong class ganito pala. Kasi class, 'di ba, meron dito 10 yung maximum. Okay, let's say 10 yung maximum for plasticity index. E paano class kung yung ano natin, yung na-compute natin na plasticity index is let's say 10.5, ganyan, or 10.6. No, so kapag ganun class, mapapansin mo kasi dito class, 11 yung minimum dito sa kabila. Dito 10 max, dito 11. Paano kung in between? No, in between 10 at saka 11. So yung gawin na lang natin pag ganun class is i-round natin. No, kung halimbawa 10.5, 10.6 yan, edi i-round natin, gawin natin 11. Pero kung halimbawa naman na 10.2, so i-round natin 10 yon. No, so ganun yung gawin natin since para dun sa mga ano, in between values, no, in between 10 at saka 11. Ganun din dito,
yung pag sa liquid limit, no, 40 yung maximum dito, tas 41 yung minimum naman dito, no. So paano pag 40.7 nga ganyan. So ira-round na lang natin. Ha. Okay. So now, yun na siguro yung para dito, no. Sige, let's proceed. Okay. So class, after natin malaman yung classification ng soil, no, from the table, no, doon sa previous slide natin, class, may isa pa tayo, class, kailangan gawin para makumpleto, class, yung classification ng soil natin using AASHTO. So, sabi dito, to evaluate the quality of a soil as a highway subgrade material, one must also incorporate a number called the group index or GI with the groups and subgroups of the soil. So, class, kailangan natin i-compute yung group index at idadagdag natin yan, class, dun sa may group or subgroup na nakuha natin from the table. Now, so, this index is written in parentheses after the group or subgroup designation. The group index is given by the equation GI is equal to F sub 200 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times LL minus 40 plus 0.01 times F sub 200 minus 15 times PI minus 10. So, medyo mahaba yung formula na ito, class. So, ito yung formula ng group index wherein yung F200 natin, class, yan, class, yung percentage ng nag-pass through sa number 200 sieve. Okay, and then yung LL naman dyan, class, is yung liquid limit. And then yung PI natin dyan, class, is yung plasticity index. Okay, so kailangan natin malaman yan, yung group index na yan, class. So, class, yung example, class, nung kompletong soil classification natin using AASHTO ay ito. So, ito, class, yung group niya. Yung, ito yung from the table, A1B. And then, kailangan natin idagdag, class, yung group index. Let's say, yung group index, class, ay 0. So, i-add natin yan, no, by adding, ano, parenthesis here. No, so, ganun din. Let's say, yung classification natin from the table ay A76. No, so, kailangan natin idagdag yung group index niya. Let's say, yung group index niya ay 42. So, we added this, no, by adding parenthesis here. Okay, so ito, class, yung kompleto, no, na soil classification using AASHTO. So, ito, class, yung kailangan natin makita na sagot, no, let's say sa mga sample problems natin or sa mga exams natin, ha. Ayan, yan yung kompleto. Okay, na classification ng soil using AASHTO. Okay. Okay. So, class, we have rules in computing the group index. So, yung pag-compute natin ng group index, nakadepende siya sa group or yung classification ng soil from the table. Okay, so plus the first term of the equation, that is F sub 200 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times LL minus 40. This is the partial group index determined from the liquid limit. Kasi liquid limit yung ano natin dyan, no? Yung nandun sa may formula na yan. Dyan sa term na yan. So, yung second term naman, class, that is 0.01 times F200 minus 15 times PI minus 10. So, ito naman ay partial group index determined from the plasticity index. No, since plasticity index yung kailangan natin to compute this. No, so, following are some rules for determining the group index. So, class, if the equation yields a negative value for GI, it is taken as zero. So, kapag kinumpute natin yung GI at kung ang lumabas, class, ay negative, so, automatic, class, yung GI natin ay zero. So, ibig sabihin, wala tayong GI na negative. Okay, so, automatic, pag nag-negative siya, zero siya. Okay, yun yung magiging group index. Okay, and then the second one, the group index calculated from the equation is rounded off to the nearest whole number. For example, kung yung GI ay 3.4, so yan, class, ay i-round natin sa 3. Kung GI naman ay 3.5, i-round natin yan, class, to 4. Okay, so, class, yung GI natin ay whole number. No, kung decimal man yung lumabas, class, decimal number man yung lumabas, i-round off natin, ha, to the nearest whole number. And then yung third rule natin dito, there is no upper limit for the group index. So kahit na malaki yung lumabas, so wala tayong upper limit, walang limit kung hanggang ilan lang dapat yung maging value ng group index, no? So walang upper limit. Okay. So yung number four naman, class, the group index of soils belonging to groups A1A, A1B, A24, A25, and A3 is always zero. So take note of this, class. So kapag yung groups ng soil natin, class, ay A1A, A1B, A24,
A25 at saka A3. So automatic class ha, yung group index natin ay 0. Hindi mo na kailangan i-compute yung group index. Okay, and then lastly, when calculating the group index for soils that belongs to groups A26 and A27, use the partial group index for PI. No, so yung partial group index natin for PI class ay, ito no, yung binanggit na to. So yan, class ay 0.01 times F200 minus 15 times PI minus 10. So again class, ito yung formula ng ano ha, group index kapag yung soil natin ay A26 or A27. Ha? Okay, so dyan lang natin yung ginagamit class. Pero dun sa the rest na hindi nabanggit class, yung gagamitin natin class is yung entire formula natin. No, for GI, yung nandun sa previous slide natin. Okay, so class, in general, the quality of performance of a soil as a subgrade material is inversely proportional to the group index. So class, habang mataas yung value class ng group index natin class, ibig sabihin, hindi maganda, no? It's not good as subgrade material. So the lower the value class, actually kung zero nga yung value niya, no, mas ano siya, excellent to good siya na gamitin as subgrade material. Okay, so let's now solve sample problem number 1. The results of the particle size analysis of a soil are as follows. Percent passing the number 10 sievian ay 42, percent passing the number 40 sievian ay 35, percent passing the number 200 sievian ay 20. Okay, so the liquid limit and plastic limit of the minus number 40 fraction of the soil are 25 and 20. So, ibig sabihin ng minus number 40 fraction yan, nag-pass through sa number 40 ha, na ano natin, na sieve. Okay, so yung liquid limit class nung percentage nung nag-pass through sa sieve number 40 ay 25, tas yung plastic limit ay 20. No, so we are going to classify the soil by the Aashto system. So to solve this class, kailangan natin yung table. Okay. So the first thing that we have to do here class, kailangan nating malaman class yung nag-pass through sa sieve number 200 para malaman natin kung granular ba siya or silt clay materials. Okay, so class, yung sieve number 200 natin, yung nag-pass through diyan ay 20%. So ito class ay 20%. So saan siya pasok? So dito siya pasok class, 35% or less. Tama, so ibig sabihin, yung soil natin dito class ay granular materials. Okay, so from here, alam na natin na nandito siya class sa may upper na table natin. Okay, so magsisimula tayo dito class from the left. Okay, so dito tayo class magsisimula sa A1A. So kailangan natin yung nag-pass through sa sieve number 10, 40 at saka 200. So yung nag-pass through sa sieve number 10 dito class ay 42. No, so actually pasok siya dito kasi 50 yung maximum eh. So less than siya sa 50. No, so pasok siya. Yung para naman sa sieve number 40, 35 class yung nasa data natin. So class, ang maximum dito ay 30. So from here, hindi na siya nasatisfy. Tama? So kung hindi na nasatisfy yung isang criteria dito class, kailangan na nating mag-move pa kanan. Okay, so we are going to move rightward. So dito tayo. No? So dito class, ang kailangan na lang natin yung sieve number 40. So yung sieve number 40 natin ay 35. So dito class, pasok siya sa 50 kasi maximum ay 50. So less than yung 35, no? So pasok siya dito. And then para sa sieve number 200, dapat 20. 20 yung ano natin, nasa data natin. Dito class, ang maximum 25. So pasok din siya dito kasi less than siya ng 25. So dito class, kailangan pa nating i-check yung ito, yung plasticity index. So we have to check class yung plasticity index. So kailangan muna natin i-compute yung plasticity index kasi hindi siya given, no? Pero given class yung liquid limit at saka plastic limit. Eh di ba class yung plasticity index, yan ay LL minus PL. Tama? So meron tayong LL at saka PL. LL natin 25, PL natin 20. So, yung PI natin class ay 5. Okay, so 5 class yung value ng plasticity index natin. So, dito class, kailangan ay maximum ay 6. So, ibig sabihin, dapat less than sa 6, no? Equal sa 6, okay, less than sa 6. So, in this case, yung 5 ay less than sa 6. So, pasok din siya dito.
Okay, so pasok din siya dyan. So, ngayon class dito na satisfy na class yung lahat ng mga criteria dito. Okay, so therefore class, pwede nating masabi na yung soil natin ay A1B. Pero class, kailangan pa natin malaman, no, or i-compute yung group index. Kaya lang class, para pala dun sa rule natin for group index, di ba class, yung rule natin for group index, no, kapag yung classification natin ay A1A, A1B, A3, 4A, 24, at saka A25, di ba class, yung GI natin automatic 0, nasa rule natin yan. So, therefore class, yung complete soil classification na natin dito ay A1B, tapos parenthesis 0. So, 0 class yung GI natin. So, this is already the answer for this problem. Okay. Now, for sample problem number 2, 95% of a soil passes through the number 200 sieve and has a liquid limit of 60 and plasticity index of 40. Classify the soil by the ASHTO system. Okay. So, class, i-breakdown lang natin yung mga given natin dito. So, sabi class, 95% yung nag-pass through sa sieve number 200. Okay. And then, we have a liquid limit na 60. And then, yung plasticity index natin, class, ay 40. Okay. So, from this data class, no, gamitin natin yung table. Okay. So, the first thing that we have to do, class, kailangan nating malaman yung nag-pass through sa sieve number 200, kung dito ba siya pasok or dito. Okay, so in this case, class, yung nag-pass through sa sieve number 200 natin ay 95. So, dito siya, class, pasok. No? Since yung 95%, class, yan ay more than 35% of the total sample passing number 200. Okay, so dito tayo, class. Ayan, so ito yung table na gagamitin natin. Itong nasa ibabang part, no? Okay, so we will start, class, dito sa A4, no? From the left. Okay, so dito class, ang kailangan natin, sieve number 200. So, yung sieve number 200 natin class, yung nag-pass through dito ay 95%. So, 95%, so dito class, 36 yung minimum. So, pasok siya dito. No, kasi dapat yung value nung nag-pass through sa sieve number 200 natin, 36 and above. Tama, 36 and above. So, pasok yung 95 dito. So, i-check natin. So, yung kasunod na criteria dito is yung liquid limit. So, yung liquid limit class natin ay 60. So, dito class, yung liquid limit na kailangan ay 40 yung maximum. So, ibig sabihin, dapat yung liquid limit natin dito, 40 and below. Tama, in this case class, yung liquid limit natin 60. So, greater than 40 siya. So, hindi niya na na-meet ito, itong criteria na ito. So, mag-move tayo class pa kanan. So, punta tayo dito. So, itong 36, again, na-meet niya yan. So, itong 41 class na minimum na liquid limit, so, pasok siya dito since 60 nga yung liquid limit natin. So, ngayon, para dun sa plasticity index, dapat daw class yung value dito ay maximum of 10. No? In our case, yung plasticity index natin class ay 40. So, lumagpas ng 10. So, ibig sabihin, hindi rin siya pasok dito. So, mag-move tayo ulit pa kanan. So, dito tayo, move tayo dito. So, yung 36 na minimum, so, yan ay na-satisfy. Yung 40 na maximum na liquid limit, again, hindi siya na-satisfy din dito, no? Kasi 60 yung liquid limit natin. So, again, move tayo pa kanan. So, dito class, 36 yung minimum, pasok tayo dyan. 41 na minimum na liquid limit, pasok tayo since liquid limit natin 60. Plasticity index natin, 11 yung minimum dito. So, pasok tayo kasi yung plasticity index natin, 40. So, ibig sabihin class, dito pumasok yung ano natin, yung soil natin. No? So, here class, dito sa column na to, no? So, ito class ay A7, pero meron tayong subgroups dito na A75 at saka A76. So, kailangan nating malaman class kung A75 ba ito or A76. So, para malaman natin class kung A75 or A76, so, merong note dito sa baba, oh, para sa A75 at saka A76. So, para sa A75 class, dapat daw class yung PI natin ay less than or equal sa LL minus 30. E ano ba class yung LL natin? Diba yung LL natin, 60? Ayan, so 60 minus 30. LL na 60, tapos minus 30. So, yan ay 30. So, yung PI natin, class, ay 40. So, class, yung PI natin, hindi siya less than or equal sa 30, diba? No? So, ibig sabihin, hindi siya pasok dito. Kasi PI 40.
LL minus 30 natin ay 30. So, hindi siya pasok dito sa criteria na to. So, try natin dito sa A76. So, dito class sa may A76, yung PI daw dapat ay greater than sa LL minus 30. So, yung LL minus 30 natin ay 30. Ayan. Okay, so 60 minus 30 yan ay 30. Tapos 40 yung PI natin. So, nasatisfy. No? So, tama na greater than yung PI natin dun sa 30. So, okay ito. So, ibig sabihin, yung soil natin class ay A76. Ayan. Ngayon class, hindi pa kompleto yung sagot natin na yan kasi nga, kailangan pa yung group index. So, in this case class, yung group index natin, yung buong formula yung kailangan natin gamitin. Tama? So, again, recall natin yung rule natin, ha? So, sa pag-compute class ng group index, exempted yung A1A, A1B, A3, A24, A25. So, zero na automatic yung magiging values nila. Tapos yung A26 at saka A27, di ba partial group index lang yung kailangan natin dyan? Yung partial na term, okay, para dun sa PI, plasticity index, tama? Yung para dito sa A26 at saka A27. Ngayon, para sa A4, A5, A6 at saka A7. So, yung whole formula yung gagamitin natin nung GI para dun sa pag-compute nun. So, yung formula natin for GI, yung buo, ito yun. F sub 200 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times LL minus 40 plus 0.01 times F 200 minus 15 times PI minus 10. So, meron tayong F 200, yan yung nag-pass through sa number 200, sieve number 200. Ayan, tas may LL din tayo. And then may PI din tayo. So, pwede nating makompute. So, substitute lang natin mga values natin dito. So, yung F 200 natin 95, yung LL natin ay 60, yung PI natin ay 40. No? So, ipindot natin ito. Input natin ito sa calculator class. So, ito ay 95 minus 35 times 0.2 plus 0.005. And class, be careful dun sa mga parentheses, ha. Dapat tama yung maging mga parentheses mo dyan kasi baka magkamali ka ng mga parentheses. Mag-iiba yung sagot dyan. No? Kapag, okay. So, input natin sa calculator. So, yung lumalabas dito, class, ay 42. Ito na, lumabas na pala dito. 42. So, yan, class, yung GI natin. So, therefore, class, ano na yan? Whole number na yan. Rule natin, dapat whole number yung GI. So, di na natin kailangan mag-round kasi whole number na yan. Okay. So, from here, class, yung classification ng soil natin ay A76 and then yung GI natin 42. So, we are going to write the classification of this soil this way. So, ito class ay A76, tapos open close parenthesis 42, no? Ayan, so yun yung sagot class para sa problem na ito. Okay, let's now proceed to sample problem number 3. Classify the following soils by the Ashto classification system. Give the group index for each soil. So, from this table class, meron tayong soil A, soil B, soil C, soil D, soil E. So, each soil, merong percent finer, no? Sa number 10, number 40, tsaka number 200 sieve. So, meron din tayong liquid limit dito and plasticity index, okay, for each soil. So, we are going to classify each soil by the Ashto classification system. So, we are going to start with soil A. So, ito class yung data natin for soil A. Sa gagamitin natin yung data na yan. And we're going to use our table para dito. Ayan. So, class, the first thing that we have to determine, class, is yung percentage nung nag-pass through sa sieve number 200. So, yung nag-pass through sa sieve number 200 sa soil A ay 32. So, ito, class, ay greater than ba ito or less than? Less than, no? So, 35% or less ito. So, therefore, class, dito siya babagsak sa may granular material. So, ito yung gagamitin natin, no, na table para maklasify ito. Okay, so mag-start tayo from the left. So, mag-start tayo dito sa A1A. Okay, dito sa A1A, kailangan natin yung nag-pass through sa sieve number 10. Yan ay 90. So, dito, class, yung sa A1A, 50 na yung max. So, yung 90 class, yan ay lumampas. It exceeds 50. So, dito pa lang class, bagsak na siya sa criteria. No? So, ibig sabihin, hindi siya A1A. So, move tayo pa kanan. So, dito class, check natin yung sieve number 40. So, yung sieve number 40 natin, 74 yung nag-pass through. So, dito class, 50 yung maximum. So, ibig sabihin, hindi rin siya pasok dito. So, proceed tayo sa kanan ulit. No? So, dito na tayo.
So, dito class, yung sieve number 40, 51 yung minimum. So, in this case, class, yung sieve number 40 natin, 74. No? So, kung 74 ito, pasok siya dito kasi 51 yung minimum. Eh, no? Okay. And then, check natin yung sieve number 200. Sieve number 200 niya, di ba, 32. So, dito class, maximum na yung 10. So, ibig sabihin, bagsak siya dito kasi lumampas yung 32 sa 10 eh. So, hindi rin siya A3 class. So, proceed tayo pakanan ulit. So, dito naman class sa may A24, 35 yung number 200, yung nag-pass through sa sieve number 200. So, 35 yung maximum. So, pasok naman yung 32. No? So, pasok siya dito. No? So, i-check natin ngayon itong liquid limit sa baba. No? So, yung liquid limit dito ay 40. Ano ba yung liquid limit ng soil A natin? 28. So, pasok din siya dito class, 40. Kasi maximum ay 40. So, mas mababa sa 40 yung sa atin. No? So, therefore, pasok yung liquid limit ng soil A natin. So, check natin ito. Ito ay plasticity index. So, yung plasticity index natin ay 9. So, in this case class, yung maximum dito ay 10. So, pasok din yung 9 natin. No? So, therefore class, yung soil natin, dito siya babagsak. No? Sa A to 4. Okay. So, from here class, di ba class, kapag A to 4, automatic yung group index natin 0 na. So, hindi na natin kailangan i-compute yung group index. Automatic yung group index natin ay 0. So, ito na yung soil classification natin for soil A. Ito class ay A to 4, tapos open parenthesis 0, close parenthesis. Yan ay sagot para sa soil A. Okay, so let's now proceed to soil B. So, yung data natin for soil B ay ito. Okay, so gagamitin natin itong data na to. So, tingnan natin dun sa may table. Okay, so the first thing that we have to do class, kailangan nating malaman yung nag-pass through sa sieve number 200 para malaman natin kung dito ba siya or dito. Okay, so in this case class, yung soil B natin, yung nag-pass through sa sieve number 200 ay 8. So, obviously, dito siya pasok sa 35 or less. No, na nag-pass through sa sieve number 200. So, mag-start tayo class from the left. So, start tayo sa A1A. So, para sa A1A, yung kailangan natin dito, yung nag-pass through sa sieve number 10, dapat daw 50 yung maximum. So, from our data, yung nag-pass through sa sieve number 10 ay 86. So, class, nag-exceed siya sa maximum na 50. So, dito pa lang, hindi niya na na-meet yung criteria natin dito. So, mag-move na tayo pa kanan. So, move tayo dito sa A1B. So, ang kailangan naman natin dito, yung nag-pass through sa sieve number 40, dapat daw 50 yung maximum. So, yung nag-pass through sa sieve number 40 from the table for soil B ay 56. So, 50 yung maximum class, lumagpas din siya sa 50, yung 56. So, bagsak din siya dito sa criteria na ito. So, again, proceed tayo pa kanan. So, dito tayo sa A3. So, yung number 40 natin, 51. So, 56. So, pasok siya sa 51 na minimum. And then, para sa sieve number 200 natin, yung maximum natin ay 10. From our data, 8. So, pasok yung 8. Tama, since yung maximum ay 10. Okay. So, ibig sabihin, dito siya, pero kailangan pa nating i-check yung liquid limit at saka plasticity index. But in this case, class, bakante yung liquid limit at saka yung plasticity index. No? So, yung NP, no plasticity, no? Yung plasticity index natin. So, NP, no plasticity. So, automatic naman yun, class. No? From the table din, kapag walang plasticity, of course, walang plasticity index, wala ring liquid limit. No? So, no data tayo para dyan. So, ibig sabihin, dito na siya class pasok. So, dito class, mapapansin mo, yung liquid limit natin, tsaka plasticity index ay wala. Kasi class, mapapansin mo dito, yung nag-pass through sa sieve number 200, 10 yung maximum. So, maliit lang. Ibig sabihin, yung percentage nung nag-pass through sa sieve number 200. Wherein, yung mga nag-pass through class sa sieve number 200, class, yan yung magko-contribute dun sa plasticity nung soil natin, di ba? Yung sieve number 200 kasi yan yung 0.075 millimeter eh. Di ba? Yung mga magpa-pass through sa 0.075, yun class ay silt at saka clay. Eh, yun yung mga malakas class sa plasticity eh. So, kung mababa class yung value niya, eh de, wala talagang magiging ano, plasticity, mababa or wala. No, yung magiging plasticity natin. No, so, in this case, yun nga, no liquid limit, no plasticity tayo dito. Okay, so ito na class yung magiging ano natin, classification for soil B. So dito class, ito ay A3. So kung A3 ito, don't forget yung GI, yung group index. So yung group index natin dito automatic 0 na.
Tama, since nasa rule natin yon. Ulitin natin yung rule. A1A, A1B, A3, A24, A25, 0 yung GI. A26, A27, partial. Tapos A4, A5, A6, A7, mga full, ano yan, full formula yan, no, ng GI. Okay, so ito na class yung sagot para sa soil B. So A3, tapos open parenthesis, 0, close parenthesis. So yun yung sagot. Now, for soil C, no, so ito yung data natin for soil C. Okay, so alamin natin yung nag-pass through sa sieve number 200. So yan class I-12. No, so in this case class, again, dito siya papasok, no, 35 or less yung nag-pass through sa sieve number 200. Okay, so mag-start tayo sa A1A. So dito sa A1A, 50 yung maximum for sieve number 10. So pasok ito. Sieve number 40, 30 yung maximum. So pasok ito. Sieve number 200, 15 yung maximum, so pasok din ito. No, so ngayon, kailangan natin class i-check yung plasticity index. So yung plasticity index natin dito class ay 6 yung maximum. So 6 yung maximum class, yung plasticity index natin dito ay 13. So hindi ito pasok. Tama, greater than 6 siya. So therefore, hindi siya A1A. Hindi rin siya A1B kasi yan din yung criteria for A1B eh. No, so hindi siya pasok dito sa A1. So try natin sa A3. So 51 yung sieve number 40 minimum. Sieve number 40 natin 28. So hindi rin siya pasok dahil hindi siya 51 and above, no, yung sieve number 40. So hindi siya A3. A24 try natin. So yung sieve number 200 natin ay 12. So yung maximum dito 35. So pasok siya dito. Tama, pasok siya dito. Tama ba? Pasok siya dito, no? Ayan. So, since yung sieve number 200 natin, 12. Okay. So, i-check natin class yung dito yung liquid limit, no? Liquid limit niya ay 40, yung maximum. So, yung liquid limit niya dito class ay 18. So, pasok siya dito, no? Sa liquid limit na 40 na maximum. Okay. So, sa plasticity index naman, dapat 10 max. 10 yung maximum, so dapat hindi siya lumagpas ng 10. In this case, yung plasticity index, 13, so lumagpas siya ng 10. So hindi rin siya pasok dito sa A24. Dito naman sa A25, so sa 35 na maximum, pasok yan. No, sa sieve number 200, since 12 nga yan. Tapos 41 yung minimum na liquid limit. So yung liquid limit natin dito, 18. Eh dapat 41 yung minimum eh. So hindi siya pasok din dito. So move tayo, punta tayo dito sa A26. So, yung 35 maximum, pasok yan. Sa liquid limit na 40 yung maximum, pasok din siya. Dun sa may plasticity index na 11 yung minimum, so in this case, pasok siya, no? Kasi 13 yung plasticity index natin. Yung minimum dapat ay 11, so pasok. So, dito siya class. Ito yung nasatisfy niya. Okay, so ito class IA26. So, yan yung classification ngayon ng soil natin. In this case class, para dun sa GI natin or group index, di ba ang rule natin dito, kapag A26 at A27, yung GI natin class ay partial GI lang. No, so yung gagamitin natin is ito, yung partial GI for PI. No, so ito class ay GI is equal to 0.01 F sub 200 minus 15 times PI minus 10. So yung kailangan natin yung nag-pass through sa 200, which is yan ay 12. And then yung PI natin class ay 13 ito. So substitute lang natin dito. So, compute natin, input natin sa calculator, 0.01 times 12 minus 15 times 13 minus 10, ito class ay negative 0.09. No, class negative yung lumabas. Di ba ang rule natin kapag negative yung lumabas, automatic 0 na yung GI. No, so in this case class, ang classification natin for soil 26, open parenthesis, 0, close parenthesis. So ito na yung sagot para dito. Okay, so let's now proceed to soil D. So the data that we need for soil D ay ito. Okay, so the first thing that we have to do, kailangan natin class alamin yung nag-pass through sa sieve number 200. So yung nag-pass through class sa sieve number 200 ay 82. So definitely, saan siya pasok class? Dito, di ba? No, so ito class ay more than 35%. 82 is more than 35%. Tama. So, ibig sabihin, dito siya class pasok. So, yung soil natin dito class ay sealed clay materials, no? So, mag-start tayo class dito from the left. So, mag-start tayo sa A4. So, yung kailangan natin dito class is yung sieve number 200. So, 82. So, dito class 36 yung minimum.
no? For seed number 200. So pasok siya dito. No, so check natin sa liquid limit, yung liquid limit dito ay 40 yung maximum, yung liquid limit natin ay 32. So pasok din siya, no? Kasi less than siya sa 40 na maximum. Okay, and then yung plasticity index natin ay 10 yung maximum, but in this case our plasticity index ay 12. So kung 12 lumagpas na dun sa maximum na 10, no? So hindi siya dito. So try natin sa A5. So sa 36 na minimum pasok naman na siya diyan. Yung 41 na minimum na liquid limit, so definitely hindi siya pasok kasi 32 yung liquid limit natin. So hindi siya pasok dito. No, so mag move tayo pa kanan. So try natin yung A6. So sa 36 na minimum pasok siya. Yung 40 na maximum for liquid limit, pasok siya, 'di ba? Kasi 32 yung liquid limit natin eh. So hindi siya lumagpas ng 40. So pasok siya dito. And then yung plasticity index natin ay 12, no? Which is dito 11 yung minimum. So pasok din siya, no? Kasi 12, no? Ang minimum 11. Okay. So pasok siya dito class sa may A6. So therefore A6 na class yung soil classification natin. But in this case, kailangan natin yung GI class. So yung GI natin, since nasa A6 siya, so yung full formula natin, yung whole formula natin, yung gagamitin natin for GI. No, so ito ay F sub 200 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times LL minus 40 plus 0.01 times F200 minus 15 times PI minus 10. So substitute lang natin yung nag-pass through sa 200, sieve number 200 which is 82, yung LL which is 32, and then yung PI which is 12. So substitute natin. Ayan, F200 82, LL 32, okay, PI 12. Ayan. So, pindutin natin ito sa calculator. Let's solve this 82 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times 32 minus 40 plus 0.01 times 82 minus 15 times 12 minus 10. So, yan ay diba? 82 minus 35 0.2 plus 0.005 plus 32 plus 4, minus pala yun. Kaya pala. And ito class ay 8.86. No, so, yung lumalabas dito class ay 8.86. So, ang rule natin class, dapat i-round natin to the nearest whole number. So, ito class ay magiging 9. No, so, yun yung magiging GI natin. Therefore, class, ang soil classification ng soil D natin ay A6. Tapos, open parenthesis, 9. Tapos, close parenthesis. So, ito na class yung sagot para dito. Okay, so for the last soil, that is soil E, no? Okay, so ito yung data na gagamitin natin. So, para dun sa sieve number 200 class, yung nag-pass through dito ay 48. Okay, so automatic dito siya, no? Since more than 35% siya. Okay, so start tayo sa A4. So yung A4 natin, yung kailangan natin, sieve number 200, 36 yung minimum. So yung sieve number 200 natin dito, 36 yung minimum. So 48, pasok ito. And then, para dun sa liquid limit na 40 na maximum, so yung liquid limit natin dito, 30, so pasok siya dito. And then yung plasticity index natin ay 10 yung maximum. So 11 class yung plasticity index niya, so hindi siya pasok dito, no, sa A4. So, try natin sa A5, 36 minimum, pasok siya, 41 na minimum for liquid limit. So, obviously, hindi siya pasok, no? So, proceed na tayo sa A6. So, 36 na minimum, pasok siya dyan, 40 na maximum na liquid limit, pasok siya dito. And then, para dun sa plasticity index, 11 yung minimum. So, pasok yung 11 niya, no, na plasticity index. So, dito siya class pasok, sa A6. Ayan. Okay, so since A6 siya class, yung GI nito class is yung buong formula natin, no? So GI is equal to itong formula na to, hindi ko nababanggitin. Okay, so yung F200 natin ay 48, yung LL natin ay 30, and then yung PI natin ay 11. So substitute lang natin yung mga values na yan. So, pindutin natin sa calculator, 48 minus 35 times 0.2 plus 0.005 times 30 minus 40 plus 0.01 times 48 minus 15 times 11 minus 10. Ang lalabas dyan plus ay 2.28. So, ira-round natin ito class.
So, round off tayo to the nearest whole number. So, round natin 2.28, ito ay magiging 2. So, yun na yung GI. So, therefore, yung soil classification natin for soil EI, A6, and then open parenthesis 2, close parenthesis. So, ito na yung sagot class para dito. That ends our discussion for soil classification using AASHTO. No, so we are going to continue our discussion for the next soil classification has a next video natin. So see you sa next video. Bye-bye. Aral mabuti. God bless class.